What's up mga kumags, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan, so nabubulol na ako. Nagpahinga lang ako guys, kumain lang ako, nanood lang ako ng episode ng One Piece, tapos Gora na ulit. One Lazy vs Famoso, ito na yung huling battle na i-review natin sa Kumugan 2.0. So ito yung pangalawang achievement natin guys, kasi ang una natin natapos na tournament bracket is yung Kumugan Season 1, tapos ito yung pangalawa, Kumugan Season 2. So achievement unlocked na naman for us. So hindi ko pa masasabing achievement unlocked yung Motus kasi ongoing pa yon, and ngayong September pa lang yung finals, pero i-review pa rin natin yon. Syempre it's Good Kid vs Class G, magandang battle yan. Ngayon One Lazy vs Famoso, alam naman natin na si Famoso yung nag-advance sa round 2, pero sabi nila dikit yung laban na to. Nakalimutan ko na yung battle na to eh. Napanood ko na to pero nakalimutan ko. Pero judge pa rin natin to kung paano tayo mag-judge syempre. Tapos ayun, titingnan natin kung paano nakalusot si Famoso dito. So umpisa na natin to, huwag na natin to patagalin. Tapos after natin neto guys, ulitin ko lang, after natin sa Sunugan, kasi nga ito na yung last battle natin sa Sunugan, I mean last battle na i-review natin sa Sunugan, kasi sa tournament siguro hindi ko alam eh kung saan ako magda-next, kung yung mga may mga may init na battle pa kasi dito sa Sunugan, lalo na yung Akata versus Lux, yung Blacksmith versus GL, ang dami pa eh. So gusto ko siyang panoorin, pero gusto ko rin panoorin yung sa Motus, sila Grey Matter, sila Chino High, gusto ko nang panoorin, pero siguro I think kailangan na tapusin yung sa Sunugan para wala akong may iwan dito sa Sunugan. Tapos habol na habulin natin yung mga battles sa Motus, tapos ang dami pa eh, may mga flip top pa yung round 1 ng Isa Buhay 2022, hindi ko pa tapos i-review. So, ang dami pa natin project. So, subaybayan nyo pa rin ako. Sana subaybayan nyo. Keep on supporting me as I support these platforms of battle rap. So, maraming salamat mga kumag. So, One Lazy vs Famoso, umpisa na natin to. Let's go. Yeah! One Lazy won the coin toss. It's on Famoso. Let's go. Yo! Yo! Kung usapan lang ay punches, mukhang lugi ako sa homo na nandito. Kasi kasali pala sa tournament si Antonio Margarito. Sa skitso, pag sinabing Harlem slant, maririnig. Pero kay Wanta, kayo mas bibilib kasi nakaslant pati bibig. Tumabingi na yung bunganga, kakahits niya ng high dose. Pag walang mask, parang si Two-Face na di naka-side post. Bagsak na yung kalahati ng muka dahil sa white stone, di mo malaman kung may Bell's palsy o apat na beses nang na-mild stroke. Mapanakit ang aking salita, pwede na akong masokista dito, boy. Yung pisngi mo parang kalsadang binutas ng DPWH para ayusin, tapos di na tinuloy. Para siyang Apex, no? Nakapansin ko sa kanya kung paano siya bumitaw. Para siyang Apex. Sinita ko yung mukha niyang mala Grim Reaper. Di naman sa pagiging bitter, kaya ako pinag-initan yung pisngi mong butas-butas para kasing steamer. Sa bahay, katay, nag-battle sila ni Crazy G. Kaso si Breggy na salanta, nalunod sa mababaw na flow, parang baby lang sa batsa. Kung ano-ano sinabi, tapos offbeat pa tong Lazy na matanda, pinatunayan mo lang doon sa taga-Dunggalo na mas crazy ka sa kanya. Kaya yung resulta, parang suicide. Sa tatlong rounds yan tinagal. Kasi hindi kinaya yung depression, kaya nagtapos sa tiwakal. Kaya kitang burahin sa written, lalo pa sa freestyle, body bag. Kung usapang freestyle, sa'yo pang Prince Rhyme, aking each line, Harry Mack. Kung timula tinakwil siya ng flip top, itong may flip din na naobra. Paano mabibit yung kalaban niya, ay ultimo beat nilalamon siya. Pati sa bahay ni Kapitan, nagkakalat. Shit, sinasakop pa. Eh ano bang aasahan ni Abaddon, eh tamad din pinapasok niya. Basag na basag nung naghatid. Fake MC, ang lala niyan. Talagang may talo sa delivery, basta may JNT sa pangalan. JNT sa pangalan. Kuwan tamad, ganda nun. Ganda nun.
Just ganda nung ano na yun, may JNT. Solid yun. Tapos tamad din yung pinapasok. Lakas. Pangalan. Yung ibang MC. Tang ina, nag-choke pala siya dito. Kaya pakinggan natin ha. Humuhugot ang husay sa droga. Si JD yung patunay ko. Tang ina, kaumay to kasi hinugot na ng droga yung dating husay mo. Bago nga daw yan ma-rehab, iba yung trip pag laging bangag. Pag di na pagbigyan, nagagalit agad. Tang ina, nangihiram ng flashlight tanghaling tapat. Hayop na didiliman. Kahit tirik ang araw, galing niya. Kung sa bagay, pag nakakakita siya ng puti, nagba-blackout siya bigla. Sinadya akong gumamit ng lumang anggel. Di na ba lalampas, bro? Maliit lang na bagay, pero naging malaking bahagi yan ang pagbagsak mo. Ako'y malatremor ng Mortal Kombat. Dapat matakot ka na po pagkat solido mga suntok kung nakabalot sa bato. Lakas. Sayang. Bago siya mag-choke, parang kinonsider ko na nabibigyan ko yun ng 9 points kahit na magtuloy-tuloy yun hanggang dulo. Pero nag-choke siya. Pero, sige, disregard mo na natin yung choke ha. Disregard mo na natin yung choke. Sabihin natin hindi siya nag-choke. So, sabi ko, kinonsider ko na na 9 points yung ibibigay ko. Tapos, nagtuloy-tuloy yung malalakas na punches. Yung, lalo na yung mga haymakers andun din, sunod-sunod din. Sa pagkakabilang ko, parang 4 or 5 ata yun. Tapos, yung ender niya, score yun para sa akin kasi ang ganda ng ender niya. Kaso nga lang, nag-choke. Oh, so, sabi natin wala yung choke, bibigay ko ng perfect 10 yun kay Pamoso kung hindi siya nag-choke. Kaso nag-choke siya, medyo matagal yung choke niya. Kailangan ko bawasan yun ng 2 points. So, from 10, bibigyan ko to ng 8 points para kay Pamoso. Ang ganda sana. Kaso nga lang, sobrang tagal, matagal eh. Matagal yung choke niya talaga. Hindi siya nawala lang bigla. As in nawala talaga, tapos bigla na lang niya na alala yung round. Pero hindi ganoon kalakas yung pagpasok niya ulit. Siguro mga 4 lines pa bago siya naka-duel ulit. Pero yung second half after ng choke niya, malakas naman. Pero para sa akin, hindi niya nabawi. Hindi niya nabawi yung choke niya na yun, na mahaba. So, bibigyan ko to ng 8 points para kay Pamoso. Sayang, naisip ko sana bigyan ng 9. Kaso, may mga... Yung first half kasi ng round 1 niya, hindi rin ganun kaganda. Sobrang, yung mga suntok, hindi masyado tumatama eh. So, ayun. May 8 points para kay Pamoso, para sa akin. So, 1 lazy tayo. Ina returns mo? Putang ina, hina ng returns mo, nag-joke ka pa. Ha? Papatayin ko ng returns to. My God. Ikaw ay Ryan Reynolds na naka-Deadpool. Ako ay Ryan Reynolds na naka-Green Lantern. Okay. Kumbaga sa daon, rhymes kings ko reticulate habang sa'yo, parallel ang pattern. Ako sa gitna, pag tumungtong, I leave no stones unturned. Paiikutin lang kita sa out of this world na rounds ko tarantado na malarings ng Saturn. Dahil predictable at common lang ang angulo pag Pamoso ang kalaban, real talk. Pagtingin ko sa FB, Repin, Norte Suprema, tapos taga Valenzuela, sabi ko malamang namamakla rin to. Ano, gay shit ba? Gay shit? Tangina mo, wala lang mas gay shit pa sa pic nyo ni Apex. Mukha kayong before and after, chupain ni Kagawad, God bless. Tapos sasabihin mo na mas gago ka pa sa mga gangster ng tundo sa eksena? Siguro dahil same-sex yung paunahing hassle nila sa Valenzuela. Tapos nag-choke ka pa, tangina, lalabanan kita ng freestyle ngayon. Oh, ang pangit ng suot mo, bakit ka magkakampiyon? Diba? Pilosopo clothing mo, nalugi na, at dito ka nakikisabit sa sunugan. Tangina mo, parang wala akong pakialam sa'yo. Okay, game. Nawala ko, nawala rin si One Lady dito. Choke talaga ako, pinagbibigyan ko siya eh. Para pantay kami. Sabaka tumigil. Siguro dahil same-sex ang pangunahing hassle nila sa Valenzuela. Alata naman na kaya siya sumali dahil M2M yung battle.
Kunwari ka pa, eh, yung unang exposure mo nga sa Kumu, di ba? Sa M din galing. Di ba? Ito na yung pinakahihintayin yung tugon. Magbalik ako sa rap at supili lahat ng nakapi noon at ngayong season 2 ay tanghaling kampiyon. Nung season 1, nagbigay ako, oo, dahil mukhang hindi pa ready. Pero ngayon ipapatikim ko sa iyo, mas malala pa sa kinamatay ng lolo ni Fernie. Stroke ng rhyme skins ko na ang pasok sa iyong utak, skemic. Kada rounds na hinanda ko, ibutas ng tangke ni Zelensky. Dahil kung usapang rap lang ang naiambag mo, ay walang sinabi sa akin presensya, kundi revised recycled lines ang gamit mo na letra. Ako sa rap, matagal na nilang tanggap na mukha akong pera, ikaw na nanalo ka lang sa ghostwrite ni Unico at bulok na eskema. Pinanood ko battle mo bilang respeto, G. Sing boring ng morning devotion sa ministry. Kasi sabi niya sa laban niya kay Vilos, alam mo ka-rhyme ng Vilos, mukha kang natipos. Di nga, tol. Ang bobo mo siguro sa charade, hindi mo alam ang syllable. Skills ko pag-written, takina si bakang arkitekto at diktador habang ikay nanatiling inutol sa produksyon, Charlie Chaplin ina mo. Pride ng Pasig Lines, ay grabe, nilalakaran mo ngayon aking imperyo na para bang tinawira ay pedestrian lane pabalik sa simenteryo. Sa streets ng sunugan, nakasalubong mo ay Cardo Lalisay sa encuentro, lalim ko'y karit ni kamatayan habang pulati lang level mo. Okay. Hindi natin kung tapos na. Tapos na ba? Putek. Sorry, sunugan. Kailangan ko skip yung advertisement. Tapos na? Time. Time na pala. Nag-choke siya. Mas matagal yung choke niya dito. Sayang. Tapos nag-freestyle pa siya, no? Bibigyan ko tayo ng 6 points para kay Juan Lazy. Hindi ko kasi pwedeng i-7 lang eh. Hindi ko siya i-7 lang kasi mahina din yung mga punches. Tapos mas matagal yung choke niya kaysa dun kay Pamoso. So 8 to 6 in favor of Pamoso sa round 1. Round 2. Okay na. Round 1. Nag-choke ako kanina. Nag-choke din siya. Para parehas daw kami ng antas. Sinabi niya siya daw yung Ryan Reynolds. Ito yung Ryan Reynolds na walang mask. Pangalawang comeback sa tournament. Halatang paborito. Guys, baka din niya naiintindihan yung Ryan Reynolds. Sabi ni Juan Lacy kanina, di ba? Ryan Reynolds na Deadpool, tsaka Ryan Reynolds na Green Lantern. Si Ryan Reynolds kasi, ano siya? Artista siya sa ibang bansa. Siya yung gumanap ng Deadpool tsaka Green Lantern. Pwede nyo i-search yun. Yun. Pangalawang comeback sa tournament. Halatang paborito. Pero chicken lang to sa akin. Para bang dukito. Babagsak ulit tong nagbabalik. Di na mag-a-advance to dito. Mala 120 yung bilis when I turn this 1-0. Arsonista ka ng sunugan? Mas mainit pa rin lines ko, tropa. Di ako natatakot sa apoy mo. Wala akong pyrophobia. Huwag mo na kasing ipilit ang sarili mong naliligaw. Kahit mamaus ka dyan, kasisigaw, ilang beses ka man mag-comeback, di mo na mababalik yung dating ikaw. Kasi niyayabang pa yung mga views ng vlog niya, panay dada. Di ba pwedeng curious lang yung marami kasi kala ng madla, patay ka na. Ang taas pa rin ang tingin sa sarili. Aba, mababaw pala to. Feeling goat pa rin si tanga porkit matakaw sa damo. Di ba sabi mo, walang salitang criminologist? Saksakan ka ng banok. Labas pagiging tamang hinala sa kalaban ang tanga mo. Hindi naman pulis si Fernie, pero ikay agarang napatakbo kasi halatadong nasindak ka nung may kapkapan sa harap mo. Pero hindi na daw yan nagsasabu kasi bagong joint laman ng wallet. Parang karate master na si Juan Tamad kasi joint naman yung target. Yung bago nilang kanta ang patunay na dapat tong iburo sa manda. Kasi yung title, PSG, ibig sabihin, puro siya ganja. Nak ng puta. Yan ang kanyang malimit na pang-intro. Mga hirit niya sa video, kakabwisit, parang weirdo. Sa kakahit-hit, napansin ko, mga trippings niya na bisto, parang stay in sa barnisinyo kasi nanatili ka sa bisyo. Nanatili ka sa bisyo. Last battle, nag-ala righteous one. Pagkatapos makipagbungguan ng Lazy. Nalumpo ka nung season 1 kasi napuruhan sa Perni.
Nung tinapakan siya ni Fernie, nag-init. Labas sa video ang rude face. Di na itago yung pagkapikon, kitang-kita sa footage. Na-inspire siguro sa Zaki versus Romano. Di na nakakagulat. Kasi para magka-movement lang tong tamad, kailangan pa ng tulak. Dinaan mo na nga sa tangkad, pero kapos pa rin ang height, mukhang tanga. Nilampasan ka nga ng mas maliit sa'yo, saka height mo pa kaya? Pwes tutularan ko si Fernie para sa next round makasampa. Tatapakan ko din pagkatao mo, ganun ako sumunod sa yapak niya. Kaya hanggang kwento ka na lang, hindi ka na masasama sa aklat ng puro alamat. Tandaan mong one ka lang sa bracket at ako ang unos sa lahat. Sayang yung round 1 ni Pamoso. Mas malakas yung round 1 niya kaysa dito sa round 2 para sa akin. And itong round 2 niya, bibigyan ko to ng average score, bibigyan ko to ng middle score, bibigyan ko to ng 8 points para kay Pamoso. Kung paramihan ng punches, mas gusto ko yung round 1 niya. Solid nung round 1 niya. Kaso nga lang nag-choke siya, kaya ako binaba sa sa 8 points. Ngayon naman, flat yung round 2 niya. Feeling ko walang mga haymakers. Though may mga punches, pero haymakers nag-aantay ako. Pero wala, walang dumating. So, 8 points ibigay ko dito, average. Meron siyang 16 points sa round 1 and 2. One Lazy, meron 6 kanina. So, tignan natin yung round 2 ni One Lazy. Game. Paano ka naging uno sa lahat? Eh, Pamoso pangalan mo. Sobrang papampa mo, nakalimutan mo yung last 3 lines ay OSO. Oh, di ba? Kaya talo ka na ngayon. At huwag ka masyadong concerned sa criteria of judging. Tanong pa ng tanong, puta, kala mo dadayain. Akala ko ba mas maanghang pa sa jampong ang iyong mga salita, pre? Kaso sobrang wak mo, ultimo si Bagsik. Umayaw nung nalamang ikaw ang kalaban sa bracket. Doon ko na pagtanto, tang ina mo na mas mababa ka pa sa chili garlic. Kasi alam mo ha, sa lahat ng may idol kay Marlon, ikaw lang yung kilala kong inutil. Ikaw lang yung bukod tanging rapper na kinumpir yung sarili niya sa noodles. Kaya siya kasabaw sa technical. Nasa dyan yung pakulo. Payo ko sa'yo, brother, pag nag-isip ka ng angle sa susunod hawag, gutom. Dahil magmimistula ka lang, pray, sa tulad kong bismol yan na bismol sa battle pagdating sa edible. Dahil ako pag nag-super, malatensil came that I can eat all matter in any form. Nasa timing ang bawat punches, malaipong Dempsey roll. Habang rap skills mo na natiring far-fetched, hindi nag-e-evolve. Mukhang chupacabrang 7 years old. Dekada na ang agwat natin at ang rap battle, minaster ko na panahon pa ng Pokemon. Kaya imbis anak mo na go online class pre, ikaw dapat ang nag-e-enroll. Dahil kahit personals ba ng ibanat mo sa akin, magmumukha ka lang bata sa battle na to, dahil lahat ng pwede mo ipagmayabang sa akin, nagawa ko na 10 years ago. Battle na di mabilang ang patunay na dala mong angles, gasgas na bro. Dos por dos days pa lang, alam nyo na kung paano ako trumabaho. Ubus lahat, walang natitira, wasak-wasak, oo kung usapang palo. Adik ako dati, oo, at imposible kang makascore sa akin ng panalo. Kaya kahit magpa-ghostwrite ka pa kay Unico at magagagrand burst ka pa, kung sa Ace Hardware ka lang nagtatrabaho, walang matatakot, tanga. Yabang-yabang ka sa datingan mo na bago ka, tapos pagpasok mo dito, meron ng TF and allowances. Pinapalabas mo bang partida na kasi mas madalas mong kausap appliances? Ha? Kaya kung yan ang reference na nasa isip mo, better call your bobong friend. Kung 2-on-1 man tong battle na to, sa isang kabango kayo iko-compress. Kadali niya ay may sipa na parang double pets, dala kong para ang tama, double action ang content, literal na 2-4-1 to, dahil labas yun ni Unico double dead. Malakas. Double dead. Malakas yung round 2 ni Juan Lazy, bibigay ko sa kanya yon. Dikit-dikit yung mga ano doon, yung mga punches. Kaya. Eh? Bakit ka mame-emersonal? Di pa ako tapos, huwag ka magsalita kung dead. Kaya Unico double dead. Double dead.
Kaya bakit ka mame-emersonal? Di pa ako tapos, huwag ka magsalita kung parang ka. Ha? May personal mo ako. Bakit ka mame-emersonal? Ha? Ikaw ba si Harlem Bro? Akala ko tapos na gago. May personal mo ako. Bakit ka mame-emersonal? Ha? Ikaw ba si Harlem Bro? Meron ba tayong pinagsamahan? Wala, di ba? It means wala kwenta lahat ng banat mo. Rap battle ang laban na to. Tigilan mo kayabangan mo. Wala kang karapatang magsalita. Kumbaguhan ka lang sa larangan na to. Wattik balang na malnores. Toxic ka lang online, parang shitpost sa Sokmen. Puro ka lang ingay, pero wala kang content. Pasok ka sa flip-top. Na flip-top o, James? Nagsasalita. Lakas ng round 2 ni Juan Lacy. Nakuha niya ako doon. Yung mga personals, solid. Bibigay ko kay Juan Lacy yun ng 1 puntos ahead. So, bibigyan ko yun ng 9 points kay Juan Lacy. So, 9-8 para kay Juan Lacy. Ang dami niyang haymakers eh. May mga jokes din. Tapos yung mga suntok na paisa-isa tumatama din kay Pamoso. So nagustuhan ko yun. Mas malakas, mas diamak na mas malakas yung round 2 ni Juan Lacy kaysa dun sa round 2 ni Pamoso. So 9-8 in favor of Juan Lacy. So ang score natin, meron na tayong 8-8 para kay Pamoso, 16. Tapos 6 tsaka 9. Meron tayong 15, so gahibla pa rin yung gahibla yung scoring in favor of Pamoso. Sa rounds naman, tabla, round 1 Pamoso, round 2 Juan Lacy. So sa round 3 tayo magkakaalaman. Let's go. Sasalita daw ako, di pa siya tapos. Alik talaga. Kung nagtatrabaho pa ako sa Ace Hardware, tangina, minapilyo na kita. Ano sinasabi niya? Grabe, mga punches daw niya, Dempsey Roll na panggiba. Gago, di mo kamukha si Ipo, mas kamukha mo si Mashiba. Ganda yung rebat. Pasok yung rebat dun sa Ace Hardware, minartilyo na kita, Dempsey Roll, Mashiba. Fan din ako ng Hajime no Ipo na anime. Pasok yun, sok yung rebat na yun, yung dalawang rebat, pasok yun. Yo, eto pa sabi niya kay Fernie, ako'y malatanos pag nag-snap, abo kapag katapos. OG daw ng rap battle pero nag-line bite. Finish na to. Kasi nasabi niya ni Sak Maestro kay MSI 3 years ago. Nangobya pala ng bara tong bayot na to. Sa kababalaghan na balot ka bro. Kahit marami kang linyang copies, di ako matatakot sa'yo. Oh, minulat ko lang kayo sa last battle niya para puruhan ko yan. Tsaka ayoko banggitin yung Wait lang ha. Kahit marami kang linyang copies, di ako matatakot sa'yo. Oh, minulat ko lang kayo sa last battle niya para puruhan ko yan. Tsaka ayoko banggitin yung battle niya kay J-Skills eh. Baka tulugan nyo lang. Kasi yung Dot, ginawa mong food. Pilit masyado na nameplay. Bobo ka sa language, halatang palyado ang left brain. Mula nasiraan ang tuktok, yung bangis sa laro, di na na-maintain. Samantalang ako, pag nagsaulo cup, nakikitaan mo ng A-game. Speaking of cup, nagbibenta ng sombrero si brother. Bagong pauso kay iba. Yung brand, respect the hustle, swak sa ulo, tangina. Murang-mura lang yung presyo, 10 po ang isa. Yung mga bumili, binigyan niya ng sticker, may kasamang kuto at lisa. 6 na buwan na nakalipas, di na para ungkatin. Kaso... Para siyang si Apex, no? Para siyang si Apex mag-spit. Tsaka kung pa... Basta, para siyang si Apex mag-deliver ng mga bara. Yung mga umiskor sa'yo, nanlalambot na men. Di na daw nila sinusuot yung cup, pero sila nagkakamot pa rin. At sumali yan ang banatan sa Pasig. Pinalo niya si Gracia sa isang tahimik na laban na yan ang di ko madenay. Yung clothing shop na venue naging library kasi parang bawal mag-ingay. Ang ihina ng mga boses, pati yung crowd walang imik, bad trip sir, kabanas. Real talk, mas malakas pa yung tunog ng aircon sa loob at mga tricycle sa labas. Tapos sinabi niya siya daw yung ikaw, tapos sinabi mo ikaw yung magcha-champion. Awit galing mo. Nung narinig yun yung mic sweep, bumulong siya. Siguro addict pa rin to. Yung tournament hindi na tinuloy. Pagsapit ng Linggo, parang road rage na inawat yung banatan sa Pasig na hinto. Kahit 60 ka na tatang, para sa akin, di ka pa veteran.
Laman ng lyrics mo, puro na lang kabasikan. Wala akong pake kung matapang tong pussy, parang lesbian. Basta bawat hit ko sa'yo, perfect, mala Ed Sheeran. Pumurol na't kinalawang, di na matalas ang kyapon. Ako ang dahilan kung bakit di maka... Ako ang dahilan kung bakit si Juan di makakaranas magkampiyon. Yung niyabangan ni Christian, magbubunga ng pinakamalas na taon kasi yung inaantay niyang bumagsak, binabayaba siya ngayon. Lumamong pang insulto ay kain sa tugmang makabago. Di ka lang basta pinatikim, kundi minukbang tarantado. Yung tagline nyo na nagmarka ay lubhang mababago kasi kung dati mukhang pera, ngayon mukhang matatalo. At kung si Badang ang alay sa isa buhay, dapat ka ng kutuban. Kasi ikaw naman ang back-to-back first rounder ng sunugan. Galing, galing. Okay. Gusto ko yung round 3 ni Pamoso. Ito yung pinakamalakas na round niya so far. And bibigay ko sana ng 10 points sa kanya yon. Kaso ang dami niyang starters. Hindi naging malinis yung performance niya. Nakita niyo naman, diba? Nabubuyol siya sa buong round 3. Ganun. So kailangan ko bawasan ng 1 puntos yon. So final score ni Pamoso para sa akin, do ito pa rin yung pinakamataas niyang score para sa akin. Bibigyan ko to ng 9 points. Sayang, 10 points sana kung malinis yung performance niya. May dalawang 10 sana siya. Yung round 1 tsaka round 2. Ay, round 1 tsaka round 3 pare sana ng 10 points yun. Kaso hindi naging malinis yung performance niya sa round 1 and 3. Kaya yung round 1 from 10, ginawa kong 8. May choke pa. Tapos, yung 2 naman yun yung pinakamalinis niya. Kaso feeling ko kulang naman yun sa mga punches. Round 3, ito yung pinakamalakas niya. Andito yung mga punches, yung mga haymakers. Kaso, hindi rin naging malinis. Kaya from 10, binigyan ko ng 9. So, final score, 25 points. 8, 16 plus 9. Tama, 25 points para kay Pamoso. I think na-explain ko naman ng maayos yung buong rounds ni Pamoso. So, one lazy tayo. Meron siyang 6 kanina. Tapos 9. Merong 15 points. So, 10 points ang pag-asa ni One Daisy dito para tumabla sa 25 ni Pamoso. So, let's go to the natin. Hello. Game. Ed Sheeran. Putang ina, ito mumawai po yung referee. Isang puta ba ding? O game. Ako ka nang babay. Okay, ito. Papakita kami ito, ha. Teka. Ah. Oh, tik niya. Start. Ah, tapos yan eh. Ang ganda ng bagong Almera. Baka may sasabihin ka pa. Wala na. Wala na, hindi nga. O, sige, wala na sabihin ha. Puta, lahat ng round mo, puta, sobrang boring. Nagbuka lang akong action star sa dabing dagat habang nanonood ng Dolphin. O, round 3 na. Round 3 na. O, sige, papatayin na kita ng personalang solid. Mga linya ko, magiging supina mo, malapinal ko, RA3O. Ito, game. O, dahil setup to, bobo. Sinadya ko magpatalo kay Perny para mapa-ok at magbuka akong underdog nang di masilip tong pagnanakaw mong issue kapalmoks. Meron akong punchline na, pare, gabi na, amoy araw ka pa rin. Nung pinanood ko isa sa battle mo, sabi mo, hindi ka amoy araw, amoy kagabi ka. O, naalala mo? O, nag-react, ang babaw mo. Kaya naman pala, Irving, kasi Pamoso sa nakaw moves. Ha? Kaya naman pala, pare, lakas pa ng loob mong sumipot. Nag-aasta ka pang malinis ang galawan. Pero para alang-alang sa sarili, pati kapatid mo, ninanakawan. Pero bilang kuya, ikaw ay aking pinapatawad. Ramdam kita't parehas tayong pamilyado. Eh kaso ang tanong ko sa lahat ng mga bobo to, mas deserving ba magnanakaw ang manalo? Tangin ang magnanakaw to, oh. Dahil sa'yo, mula round 1 to 3, content ko, ugali mo, patay gutom. Kaya kung pumunta ka dito para i-redeem yung sarili mo at nag-aasam ka ng boto, para mo na rin tinanong yung mga hurado kung sino sa kanila bobo. O ganyan yung mindset niya, para makaahon ang gusto ay 200k. Pwes punchline ko, pag tumama sa'yo, elevate ka David Blaine. Ha? Gusto mo sumabit? Sige, sumabit ka sa aking fame at ipupulupot ka sa yung leeg tsak nila mo labas dahil mistulang suicide ang pagkamatay mo dahil ang hata ko pataas.
Oh, 1-0 na yata ako. 1-0 na ba ako? Salamat sa TF Looney, ha? Salamat sa TF Looney. Parang kumaryo ng all-in sa manok na alaga ni Edwin Tose. At ganun naman talaga. May pabuya pag may pinapahuli na magnanakaw na baliw sa chonke na nag-aalan Looney. Kaya naman pala panay, puro related sa pagkain yung banat mong gutom, pag nanakaw pala kasi siya. Pwes kung kinukuripot ka ng asawa mo, huwag ka dito, pumunta ka sa karinderya. Kasi ano nga naman matututunan sa inang henerasyon, susunod ang ina ka kung sa'yo na rin mismo nang galing yung gutom mo, lipas na. Ha? Kaya yung pagiging rap artist, isinasa puso ko ng maigi. Kaya ako legendary, lagpas 10 taon na ako sa rap sinananatili. Ako yung most imitated MC, ikaw para ka lang addict na nagnega sa DP. Dahil para lang makapasa, nagnanakaw pa at gumagamit ng ibang ihi. Ha? Kung magre-rebat pa ako sa mga pinagsasabi mo at dun sa negosyo ko, pare, wag na. Kung ako sa'yo, isipin mo na lang kung paano yung philosopher clothing magsara. Time. Wala, mahina yung... Para sa akin, hindi niya natapatan yung lakas ng round 3 ni Pamoso. Bibigyan ko to ng 7 points para kay Juan Lacy. Ano ba explanation ko? Flat eh. Feeling ko naging flat yung rounds na. Yung round 3 ni Juan Lacy. Ay, gago. Wala yung ano. Feeling ko naging flat yung round 3 ni Juan Lacy. Hindi, walang mga tumama gaano. Kahit nag-personal siya doon, feeling ko hindi ganun. Hindi ko ramdam yung personal eh. Diba nga sabi ko sa last review ko, yun yung mga personal na gusto ko, yung nararamdaman ko rin. Pero itong personal niya, hindi eh. Tapos, konti lang yung mga haymakers, hindi naging ganun kalakas yung mga punches. So, bibigyan ko ito ng 7 points. Tapos, sa umpisa pa, medyo nag-starter siya, nawawala-wala siya. So, ayun. 6. Ano ba yung mga score? Round 1, 6. Round 2, 9. Tapos, round 3, 7. So, 22 points versus sa 25 points ni Pamoso. So, panalo si Pamoso sa akin sa round 1 and 3. Juan Lacy nakuha niya yung round 2. So, malinis yun. Ayun yung hatol ko. Pamoso, round 1 and 3. Juan Lacy, round 2. So, 25 to 22 ang score para sa akin. Judges. Yes! That was Juan Lacy versus Pamoso, baby. Give it a one time for Juan Lacy and Pamoso. Look, we're about to take it to the judges right now. Judge Wild Trues. Mine is Crown Man. First one. The verdict is in. It was a close one. We got 3-2. Pamoso advances to the next round. Congratulations, dude. No, the judges gotta say something. Dikit yung laban, hindi ko matandaan na dikit pala yung laban dito. Dikit yung score. So, pakinggan natin. Alright. First round, binigay ko 6-5 in favor of Pamoso. Round 2, 7-6 in favor of Pamoso. And, strongest round for both was round 3. Yes. I gave it 8-7 still in favor of Pamoso. So, yeah. Yo, ako naman, Parang nakapanibago na hindi nagsabi si APOC ng mga tumatak na linya. Score lang talaga yung sinabi niya. So, wala lang. Nagulat lang ako. Sa laban ni Juan Lacy at Pamoso. APOC all 3 rounds, Pamoso. So ako, 1 and 3. Tingnan natin. So, first round, tinay ko sila doon kasi pare silang tumigil. Yes. Tapos second round 7-6 nalakasan ako doon sa round ni Juan Lacy. Pero yung sa third round 7-9 favor naman kay Pamoso, yun. Nagustuhan ko yung rebat niya noon sa third. Yes. Sa sobrang lakas din noon. Yun, para sa inyo si Pamoso yung nagwagi. Yun lang din yung explanation ni Ron.
hindi niya masyadong bin-breakdown. So, baka sila Abra tsaka si Looney mag-breakdown. So, sa Apex baka mag-breakdown. Sa round 1, ang score ko doon, 7-6, pabor kay Pamoso. Mm-hmm. Pare silang nawala ron, pero mas nahanapan ko ng mas magagandang linya si Pamoso at mas direkta kay Juan. Totoo yan. Sa round 2, binigyan ko sila ng tablang score na all 8. Kasi feeling ko, parehas lang sila ng round, magkasing lakas lang. Okay. Sa third round, 7-8, pabor kay Pamoso. Kaya ayun, Pamoso yung boto. Okay. Ito si Apex, kaparehas natin na round 1 and 3. Round 1 and 3, Pamoso. Yung round 2 nga lang niya tabla. So, okay na rin yun. Yo. Binigay ko yung boto ko, 7-7 sa round 1, tie lang sila. 9-8 sa round 2 in favor of One Lazy. Para sa akin, mas ramdam yung presensya niya. Pareha sila ng technical sa sulat. Yung construction nila, disiplina nila sa multi andyan. Pero titingnan ko yung presensya pag kasama ng punchline. Kung paano binubuga kasabay ng presensya. Last round, 8-7 in favor kay One Lazy. Ganun din yung reasoning tulad nung sa round 2. So, 80-73, One Lazy. Looney, sobrang dikit na lab. Si Abra pala, tsaka si Looney ang bumoto kay One Lazy. Kasi yung tatlo, Pamoso na yung tatlo eh. Diba? So, si One Lazy. Si Looney, One Lazy rin to. Ban, pinili ko si One Lazy. Round 1, tabla lang para sa akin, all 7. Round 2, para sa akin yun ang pinakamalakas na round ni One Lazy siguro. 8-7, para sa akin yung score sa round 2. Dikit lang, lumamang siya ng konti. Round 3, hindi rin ako makapili kung sino yung umangat sa kanila. Parehas kong niscore ng 8. So tabla yung round 1 at round 3 nila. Para sa akin, lumamang si One Lazy sa round 2. 77% score ni One Lazy, 74 naman kay Pamoso. So yan, salamat. Okay. Kaparehas natin sa boto si Apex sa round 1 and 3. Yun lang. Yun ang ikaparehas natin. Round 2 kasi tinabla ni Apex eh. So, ayun. Yung iba naman, all 3 rounds kay Pamoso. Yung dalawa, sila Looney kay Juan Lacy. So, I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin, opinion ko. And nasabi na rin ng mga judges yung opinion nila. So, wala na akong sasabihin pang iba. And tapos na natin, guys, yung... Tapos na natin yung Kumugan 2.0. So, I'm happy. I'm happy. Palakpakan sa akin at sa inyong mga nanonood. Tapos na natin i-review yung Kumugan Season 1 and Kumugan Season 2. I'm happy about this. And move tayo sa ibang non-tournament battles muna. Pahinga muna tayo sa mga tournament battles. Ang dami na kasing non-tournament na magaganda. Like Akata, Luxuria. Basta madami. GL, Blacksmith, sobrang dami. Sa Motus, ang dami rin. Ang dami ko na rin hindi napapanood. Kailangan ko na rin isa-isahin yun. So, balik muna tayo sa mga non-tournaments. Tapos, saka tayo buwelo ulit. Buwelo ulit tayo sa tournament. Yung isa buhay, round 1, kailangan na tapusin yun. Meron pa akong tatlong hindi nare-review doon. Kita-kits tayo sa next vid, mga kumag. Basta ang next vid is non-tournament na. And ayun. Excited na ako kung anong battle yung i-review ko sa susunod. Pero for sure, sa sunugan pa rin. Pili ko yung Akata Luxuria yung gusto ko kasi mainit yung laban na yun. So, ayun. Mga kumag, see you sa next vid. Peace out.